Good morning po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Eugene Tan and the Chicken Doctors. Pag-usapan po natin ngayon yung tinatawag na feed efficiency. Pag sinabi po natin feed efficiency is yung value ng feeds na nakukuha ng manok at na i-convert niya sa laman, sa kanyang production, at saka sa overall health integrity ng manok natin. So, paano ba natin mamamaximize ang feeds? Alam natin na ang feeds ay 70% ng production cost sa isang manok. Maging dito po sa grow out facility natin, hindi siya perfect when it comes to feed efficiency. Ibig sabihin, nakocompute natin yung grams per bird niya, kinakain niya, yun ang pinaniniwalaan natin, pero talaga bang lahat ay nakakain ng manok natin? So, in this case, pakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat na i-improve natin sa loob ng farm. So, itong isa. Una, make sure pag nagpatuka kayo, kailangan halos nauubos ng manok yan before the next feeding time. So, meron tinatawag yung iba yung yung feeding time nila, clean up time kung tawagin, no? Feed clean up time. Kung masyadong mabilis, ibig sabihin kulang. Kung masyadong matagal, ibig sabihin sobra. So katulad po nito, medyo punong-puno yung laman ng feeders natin. Ayun po, punong-puno doon. So punong-puno siya, pero kung makikita nyo, kukaunti na yung tumutukang manok. So paano ba natin maiwasan yung ganito? Una po, before the next feeding, kung 3 times a day kayo magpakain, dapat sa next feeding niya, manipis na po siya, yung halos gabok na lang. But not to the point na pag nagpakain kayo, nagkakagulo yung mga manok. So kulang naman pagka ganon. Second, pagka ganito po, lagyan natin ng ring guard o kaya maglagay tayo ng feeders na may protection para hindi po kahigi ng manok. Kasi pag kinahig ng manok yan, malalaglag yung ibang feeds, lalo na yung mga malalaking particles. So kulang na rin po yon. So kabawasan po malaki yon sa feed efficiency. Okay, so nadadagdag yung tapon. So paano ka naging efficient kung ang daming tapon ng feeds? So kapitan nyo yon. Okay, so paano nyo malalaman kung may tumatapon? Siyempre, makikita nyo sa ilalim ng building. Ay, ito po, ipapakita ko po sa inyo kung bakit ko inakyat, ano? So, part ng feed efficiency natin na hindi lamang sa production, kung hindi sa management, ng feeding management. So, ayan. Sa ilalim ng building, ayan, ang daming tapon. Medyo significant yung numbers na yan. So, mas kita dito sa kabila. So, in the coming days, lalagyan na namin ng ring guard yan kasama yung tubig. Tapos, imo-modify na yung feeding management para hindi naman masayang yung feeds. Kasi laking capital mawawala dyan eh. Gano'ng kalaki? Gusto nyo, compute ako kayo ng pinakasimpleng computation. So, ito. Tignan nyo ito. Ilalim na ito. Yan o. Feeds. Feeds. Pagdating doon, daming feeds oh. Daming tapon. So, sabihin natin na meron kayong, ito laman nito ay 12,000. So, araw-araw kung matatapunan kayo ng 1 gram per bird, that is 12,000 grams or 1.2 kilo per day. Tama po ba? Yung 1.2 kilo per day is ilan sa 30 days yun? Computing nyo. So in 30 days, almost 1 bag. Sa 12,000 lang yon. Magkano isang bag? 1,2,1,1 times 10,000. O ilan yun sa buong taon, yung 1,1 na yun? Yun ang nawawala sa inyo. Yun ang nawawala sa feed efficiency.
And hindi lang yon, kung natatapunan kayo ng feeds, naliligaw yung monitoring ninyo. Kasi hindi nyo alam kung saan napunta. Ito lang, kaya medyo kita rito kasi yung pinaglalagyan ng patuka, no? Nandun din siya sa ilalim. Tapos, kailangan pag nagpatuka kayo, may ring guard nga, malaki nga yung feeders nyo. Pero kung ang pagpapatuka nyo ay puro patapon, nalalaglag yung ibang feeds, losses nyo pa rin yun. Losses sa capital ninyo. Handa nyo 70% ang feed cost. So yun lamang po, bigyan nyo ang halaga yung feeds because hindi lang siya critical sa animal nutrition, kundi critical din siya sa feed efficiency at sa inyong mga puhunan. So this is Dr. Eugene of the Chicken Doctors. God bless po.